Hello, good morning everyone. Manang Leads here for another video. Kumusta, kumusta? Sa mga ngayon lang naligaw sa channel ko, please consider subscribing and watch all my videos. Okay, importante po yung topic natin ngayon ha. It's an update o sa ano sa payment ni attorney or sa fee ni attorney ngayon. Kasi hindi ko alam kailan ba yun, 3 days ago yata. May nakausap ako na ano, yung nabigyan ko ng contact ni attorney tapos ongoing na siya sa kanya. Tinanong ko kung magkano na yung fee ni attorney ngayon kasi syempre medyo matagal-tagal naman na yung price niya na alam ko. Kasi hindi ko kasi tinatanong si attorney ng tungkol dun. Tapos ala, tumaas na pala, nagtaas na si attorney. Taga saan ba yung Quezon yata? Quezon province yung client. Basta yun, Quezon province ang alam ko. Yun, ang sinabi niya sa akin 320 na daw yung charge ni attorney sa kanya. Sabi ko, "Ala, pataas na ng pataas, shucks." Yung sinasabi ko pa nga na ano, dati kasi ano ang sabi sa akin ni attorney is minimum sa 270 eh. Tapos tataas pa yan depende sa severity or yung ano yung complication ng sitwasyon niya. Tapos ngayon biglang sabi nung client 320 na daw. Ala guys, naku. Yung mga nagsasabi diyan na hintayin yung divorce. Good luck. Good luck na lang kung magkakaroon talaga ng divorce dito sa Pilipinas. Hopefully nga, sana nga magkaroon. Pero sa sitwasyon kasi ng Pilipinas, may annulment, may Islam divorce. Anhin pa nila yung divorce na yan kasi nakakapag-process, basta hindi naman ako sa nagsasalita ng patapos pero sana nga ma-implement na yung divorce na yan kasi puro naman sila kasi nagsasabi na okay na pero wala namang instruction or wala namang hanggang ngayon walang go signal na someone can file na, someone can we can process na, 'di ba? Kasi hindi pa naman kasi nagiging batas yun. Inaaral, rini-review pa lang. So yun guys, yun ang gusto kong sabihin. So mataas na or nagtaas na ng fee si attorney. At sa mga gustong kumuha, sorry ha, kasi talagang ini-screen ko na, inuulit ko, kahapon, ito na. Maldita mood ako kahapon kasi pagod ako tapos ang dami-dami kong ginagawa. Tapos yung tanong sa akin is, alam mo yung iba yung pagdating sa tenga ko? Eh syempre ganyan talaga ang tao, 'di ba? Hindi naman palagi okay siya or okay tayo. Hi, I don't fake my life. I don't fake my emotion. Kung naiinis ako, naiinis talaga ako. Kung masaya ako ganun. Eh nagkataon na ang tanong nung client, syempre humihingi niya yung contact ni attorney. Sasabi ko, taga saan kayo kasi hindi lahat pwede kay attorney. Sabi kong ganun. So sinabi niya, so yung area niya is pasok sa area ni attorney. Ngayon, finoward ko yung ano, yung ready messages ko about sa referral fee ko. At saka yung ano yung sa business details ko ganon. Tapos sabi, ay may referral pala ganon. Tapos ang dami na niyang tanong na yung sabi niya na papaano ako makakasigurado na legit yan. Para alam nyo guys, hindi ko alam siguro na tiyempuhan niya yung bad mood ko talaga, maldita mood ko talaga. Sa dami-dami nung tanong niya na parang duda nang dahil lang dun sa 2,000 na fee. Tapos gusto niyang kunin yung contact ni attorney para saan? 'Di ba kukuha ka ng ideas, legal ideas 'yun. Tapos 'yun na yung iniiwasan ni attorney eh, yung matambakan siya ng ibibigay ko sa kanya. Tapos puro tanong, sangkatutak na tanong, tapos walang magfa-file. Kung kayo ang attorney, private lawyer kayo, payag kayo sa ganon? So kung gusto niyo ng free legal advice, doon kayo sa PAW. Doon tayo sa PAW, ganun. Isipin nyo, alalahanin nyo, private lawyer si attorney at saka busy siyang tao. Kaya kung ang purpose mo pagkukuha ng contact niya, eh, kukuhanan mo lang siya ng kung ano-anong ideas dyan. Tapos, iiwan mo rin lang siya sa ere. Huwag ganun. Wala kayo sa palengke.
pasensya na ulit sa mga words ko ha, kasi talagang nainis ako dun sa nag-inquire sa akin kahapon na sasabihin pa na ginudge ko daw siya. Abay, sinagot ko lang yung mga tanong niya tapos ginudge ko raw siya. Huwag kayong ganun guys, huwag ganun. Common sense. Sa doktor nga may referral fee, may consultation fee, sabi niya kahit consult lang may bayad, may referral. Punta nga kayo sa doktor, 'di ba? May consultation fee. Punta ka nga kayo sa CPA. Mas mahal pa nga ang pirma ng CPA kaysa sa attorney eh. 'Yun ang ibig kong sabihin. Ngayon, kung tatanungin niyo sa akin yung legit ka ba? My goodness. Bakit niyo sa akin tatanungin kung legit ako o hindi? Kung manluloko ako, scammer ako, syempre sasabihin ko hindi para ma-scam ko kayo. 'Di ba? Common sense 'yun. Kung gusto niyo malaman kung legit ang isang tao o hindi, do other things to find out. Hindi sa akin mismo tatanungin or hindi mismo doon sa tao niyo tatanungin kung legit siya o hindi. Katangahan 'yun. Sinasabi ko na. 'Di ba? Tsaka ito guys, inuulit ko yung sinabi ko sa first na video ko. Ay, yung previous video ko na iwasan nyo yung alam nyo yung ano, yung parang syunga-syunga na tanong. Kasi, karamihan na bibiktima ng scam, yung mga kapag magtanong or sumagot, halatang walang alam. Kahit naman wala tayong alam, aralin natin magtanong ng matino or tawag nito, proper question ba? Proper inquiry. Hindi yung lalabas tayo or magmumukha tayong engot doon sa pinagtatanungan natin. Kasi dyan lumalabas yung mga, dyan natin trigger yung mga tao na mangbiktima ng mga tao na alam nila na ignorante, ganun. Ngayon, kung may mga sensitive na naman dyan na magsasabi na ang sakit kong magsalita, ay pasensya na po dahil sa realidad ng buhay, hanggat hindi tayo nakakarinig ng tutusok sa atin, wala, hindi tayo mapupuwersa na, ay. Kaya, basta, mag-ingat na lang tayo. Mag-ingat lagi. Lalong-lalo na sa paraan ng pagtatanong natin. Tapos kapag sinagot tayo, naaayon dun sa tanong natin, galit tayo. Diba? Real talk yan. Ingat-ingat. Bye-bye.